Okay mga bossing. Well, ano mga bossing? Andito naman ngayon tayo ulit sa segment na ano, channel kung saan ang tawag natin ay Lazada items. So, meron tayong item ngayon mga bossing. Again, yung ating mga unboxing video ay for physical appearance lang. Yung mga review naman ito ay in-update natin upon usage. Kasi nagamit na natin yan. Okay? So, hindi man tayo nag-review kundi natin nagagamit. At mostly, yung binibili natin dito ay personal natin yung nagamit mga bossing. Ito ay fantech Hunter Pro gaming keyboard. So, dalawang unit to mga bossing kasi tag-isa kami dahil dun sa aming desktop din sa bahay. Kaya, check natin ang kanyang quality. Galing to kay 1PC mga bossing. So, open na natin. Ito naman mga bossing, yung pagkabalot pa lang ni 1PC talagang secure na secure. Ha? Huwag lang alublox laman. 2PC to. Anong 2PC? Huwag lang ako alublox. Sa 1PC. Sabi mo 1PC. Ayan nga, wala pa naman. So, why fantech mga bossing? Kasi alam niyo, yung mga fantech products, cheap, pero maganda ang quality. Kagaya nung isa nating review dito sa ating channel, yung ating gaming headphone. So, ito siya mga bossing. It's K511 Hunter Pro Backlit Pro Gaming Keyboard. Okay, this is from fantech mga bossing. So, open lang natin yung isa para makita nyo lang physical appearance. Pero yung box niya, kita nyo mga bossing, napaka-presentable, napaka-ganda. Diba? Ayan. 1,000, magkano to? 1,057, dalawang piraso na siya mga bossing. Ayan. Okay. So, this is yung main unit. Ayan mga bossing. Kung makita nyo naman, diba? Napaka-elegante. Maganda yung kanyang pagkakagawa at solid. Hindi kagaya ng mga ibang gaming keyboard na nasa range ng 300-400 pesos. Eh, talaga makikita nyo naman yung gawa niya, no? Pero dito, tapos yung feel, yan, no? May Mac feel siya, pero hindi mechanical keyboard to. This is just an ordinary keyboard, pero gaming siya. Okay, tapos makita nyo yung kanyang USB cable. Ito, mga bossing. Nasa 1 meter siguro ito. So, ito yung kanyang, yan yung kanyang harapan, yung front. Okay? And then, ito yung back. Papatuloy tayo. So, ito yung pinaka-product para at least makita nyo man lang physically na bago kayo mag-decide kung kayo ba ay bibili dito. So, ayan na siya. Okay? So, standby tayo mga bossing. Siyempre, itetest na natin ngayon yan sa ating PC para makita nyo naman yung kanyang appearance. Okay. Mga bossing, so, kinabitan natin yung isang fantech, ano to? K511 Hunter Pro Keyboard. So, ito siya, mga bossing, yung RGB light niya. Pati pala yung fantech na to, may ilaw. So, hindi ko pa ma-check yung, ano eh, kung meron siyang sequential. Ang nakita ko pa lang yung kanyang on and off. So, makikita nyo naman yan, merong ito yung merong key na may parang designated icon na ilaw. So, ayan pa lang. Yung isang keyboard kasi natin dati may laro. May iba-iba siya. Ganun. So, ito steady pa lang siya. So, yun yung gamit natin Pro Max na mouse. Yung dati pa yan, ha? Last year pa yan. So, yun yung kay Mangko. Papalitan din natin yun. Kasi limited yung keyboard niya. Pero, di yung galing, no? Mechanical feel din. Kuno. Pero, ilang buwan na yan, ha? Anyway, balik tayo dito sa fantech. K511 Hunter Pro. So, ayan siya, yung feel niya mga bossing, more on, hindi naman siya totally mechanical feel, pero mas smooth yung kanyang pag, yung feel ng kanyang mga keys. So, ayan yung kanyang ilaw para kita nyo na. Suggesting kayo kung ano, hindi ko kasi alam kung may sequential mode tong RGB niya, kasi yung iba meron eh, yung palipat-lipat yung kulay. So, sa ngayon, hindi ko pa siya makita kasi dun sa manual, pinahanap ko kay Mangko kung ano-anong binibigay sa akin. At ayan mga bossing, fantech Hunter Pro K511 Gaming RGB Keyboard. Galing sa Lazada at nabili ko to kay 1PC. Okay mga bossing, so ano pang gagawin natin? Stay home, stay safe, and rock and roll.